How do you become a lot happier in life? I mean, we all wanna be happy, we all wanna feel light and great in life. Marami nga lang pagkakataon na malulungkot ka. Kasi minsan nga, di ba, natatakot na tayong maging masyadong masaya kasi naimbento natin yung kasabihan na may kapalit na lungkot ang bawat kaligayahan. But the fact is, life has its ups and downs. It's how it is. But there are always ways to improve your happiness. At yun yung pag-uusapan natin ngayon. Number 1, manage your expectations. Alam mo ba na isa sa mga bagay na nagpapalungkot sa atin is when we expect so much from something, then it doesn't turn out the way we wanted to. Yung tipong kaya mo nga ginagawa yung best mo in things is because you want everything to fall out the way you want it. Pero life doesn't go that way. Minsan, regardless of how good and best we do, bad things just happen. That's how it goes. So in order for you to be happy in what you do, manage what you expect. Huwag kang mag-expect na lahat ng bagay magiging tulad ng inaasahan mo. Instead, tanggapin mo agad kung ano yung magiging resulta ng mga bagay, lalo na kapag hindi mo naman talaga kontrolado. Ang importante dito, ginagawa mo yung part mo bilang ikaw. Do the right things, make the right decisions, give your best. And things might still go sideways kahit ginawa mo na yung tama, pero at least, di ba, ginawa mo yung tama, and understanding na ginawa mo yung tama will give you peace. Expect nothing, pero ensure yourself that you do your part always. Kontrolado mo yon at hindi ang results. Number 2, define success in your own terms. Isa pa sa mga bagay na nagpapalungkot sa atin is pagkukumpara. Ever felt like proud na proud ka sa ginawa mo dahil yun yung best mo at binuhos mo lahat ng effort mo sa bagay na yun, pero nung nakita mo yung gawa ng iba, naisip mo bakit ganon? Hindi kasing ganda ng kanila. I mean, do you find success in doing better than anybody else? If you do find success in being the best one around, then humanda ka ma-disappoint. Kasi soon in life, makakakilala ka ng mga tao na talagang mas mahusay sa'yo. Kasi there are. What we should do is manage the things na kontrolado natin, which is yung sarili natin, ang galing, hindi yung galing ng iba. We can be inspired, that's good, but you don't have to be like others or overcome them. Ang kailangan mong i-overcome ay ikaw. And if you have to compare, then look at who you are now from sino ka before. Kasi the best success you can have is to see yourself improve. And the definition of success would be better if ang patayan mo dito ay yung ginawa mo ba yung pinaka-best mo. Because if you did, then you have no reason to be disappointed if you do. Huwag mong ilagay yung happiness mo sa kamay ng iba sa pamamagitan ng pagkukumpara. Number 3, see obstacles as opportunity. Isa sa mga bagay pa na nagpapalungkot sa atin is this, failures. O kaya naman, challenges in life. When things that we don't expect just happen, syempre, life would be a lot happier kung walang hadlang, walang pahirap at walang pipigil sa pag-abot ng mga pangarap natin. Pero I want you to understand that the path of your success in life is actually filled with challenges. Mga pagsubok na kailangan mong pagdaanan para maging handa ka sa pangarap mo. These things make success stories even better, even sweeter. When life gives you lemon, you make lemonade. Of course, with sugar and ice. You respond with the right attitude, kaibigan. Kasi life will offer a lot of challenges. At kung malulungkot ka every time na may pagsubok na darating, edi, araw-araw kang malulungkot. You see, obstacles are opportunity to grow, glow, and go. So kaibigan, happy grinding!